Mula nang makita ko siya, binihag na niya ang puso ko. Lalo pa nang makilala ko siya ng lubos. Masasabi kong nakita ko ng babaeng pag-aalayan ko ng buong buhay ko. At gusto kong maging ina ng 20 magiging anak namin. Gusto ko pong makilala niyong lahat ang mahal na mahal ko. Sabay lapit sa nobya at inalalayang makaakyat sa stage, saka muling nagsalita. Siya po si Yan-Yan, ang sinasabi ko po kaninang bumihag na ng puso ko sa simula pa lamang. Yan-Yan, gusto kong malaman mo at malaman ng lahat na mahal kita. Ikaw lang ang mamahalin ko buong buhay ko. Mahal na mahal rin kita, Yuan. Mas mahal kita higit pa sa iniisip mo. Tanging nasabi na lang ni Yan-Yan sa kanya. Kahit maikli lang yon ay tagos naman sa kanyang puso yon. Hindi pa kasi siya nakakabawi sa ginawa ni Yuan. Kaya yun lang ang kanyang nasabi. Nagulat kasi siya sa ginawa nito. Mas lalo pa siyang nagulat sa sumunod na ginawa ni Yuan. Lumuhod ito sa harap niya habang may hawak-hawak na pulang lalagyan. Will you marry me, Yan-Yan? Seryosong tanong niya habang nakaluhod. Maging ang mga bisita ay nagulat din sa ginawang iyon ni Yuan. Matagal-tagal bago nakasagot si Yan-Yan dahil hindi niya inaasahan yun. Buong akala niya kasi ipapakilala lamang siya nito sa mga taong naroroon. Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John D. TV. Matapos ngang mag-propose si Yuan kay Yan-Yan, ay may 2 taong hindi natutuwa para sa 2. Magkikita ba si Yuan at Vinya? Paano naman kung magtagpo doon si Yan-Yan at Julio? Tiyak na ito ay isang malaking gulo, kaya naman halika na. Tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Nang matapos nga ang anunsyong yun ni Yuan ay sabay na silang bumaba sa stage at hinarap ang kanilang mga bisita. Kapwa masaya ang mga ito sa kanila at ang halos lahat nga ay nagsabing kunin silang ninong at ninang sa kasal nilang 2 na tinanggap naman nila. Sobra rin ang sayang nadarama ng lolo at lola ni Yuan sa nangyari dahil batid ng mga ito na talagang nagmamahalan sila ng kanilang mahal na apo. Sabi pa nga ng mga ito ay bilisan na nila ang kasal kasi gusto na nila makita ang magiging apo nila sa kanilang 2. Sila rin ay lumapit sa kaibigan ni Yuan na sina Kenny at July. Congrats to the both of you. Salubong na wika agad ni Kenny sa kanilang 2. Thank you, Kenny. Wikang sabay nila Yuan at Yan-Yan. Saka nga pala Yan-Yan, I want you to meet my balikbayan friend, si July. Pagpapakilala ni Yuan sa kaibigan kay Yan-Yan. Hindi kita ni Yan-Yan ang mukha nito dahil nakataliko dito sa kanya, pero batid nito nakausap nila ito. Kaya naman laking gulat niya nang humarap ito at mabatid kung sino ang lalaking ito. Glad to meet and to see you, Yan-Yan. Hi, I'm July. Makahulog ang wika nito sa kanya, sabay halik sa mga kamay ni Yan-Yan. At hindi agad binitiwan ang kamay niya. Nakatitig lang ito sa kanya nang makahulugan. Hindi pa sana siya magsasalita at bibitiwan ni July kung hindi lang nagsalita si Yuan. Something wrong? Tanong nito na ang tinig ay nag-aalala. Nothing, Yuan. Glad to meet you too, July pala. Kinakabahang sagot ni Yan-Yan. Pero hindi kumbinsido si Yuan sa sinagot sa kanya ni Yan-Yan. Parang meron siyang dapat na malaman na hindi pa niya alam kung ano. Itatanong na lang niya yon sa mga susunod na araw. Sige guys, mauna na muna kami ha, mamaya na lang ulit. Paalam niya sa mga ito. Ang kanyang kaibigan na si Cleo at ang 2 kapatid ay masayang masaya rin sa kanilang 2 ni Yuan. Ikakasal ka na bes, I'm happy for you. Masayang wika ni Cleo na naiiyak-iyak pa. Over ka naman bes, may paiyak-iyak effect ka pang nalalaman dyan. Pero thank you bes ha. Over ka dyan, masaya lang ako kasi nakita mo na ang iyong Prince Charming. Buti naman, kaya ikaw maghanap ka na rin ha. Sige, kumain pa kayo dyan, bes. Teka, Yan-Yan. Nasaan na ba si Yuan para maaway ko? Lokong yon, hindi sinabing yayayain ka na magpakasal. Ay naku, bes. Ako rin kaya hindi sinabihan. Nagulat nga ako. Para nga yata akong tanga dun sa stage kanina.
Hindi ako nakasagot agad. Tatawa-tawang litag niya niya. Oo nga, bes, para kang ang tanga. Mabuti nga hindi ka nag-walk out eh. Birong sambit nito. Loka? Tanging tugon niya at pareho na silang tumawa. Si Iwan naman ay pumunta sa dalawang kapatid niya niyan. Okay lang ba kayo dito? Kain lang kayong dalawa ha? Tanong niya sa mga ito. Oo naman kuya, congrats nga pala sa inyo ni ate kuya ha? Sabay na sagot ng dalawa. Huwag mo pong lolokohin si ate, kundi kami ang makakalaban mo. Banta ni Eman kay Iwan at tinikom ang dalawang kamao. Katakot ka naman kuya Eman? Siyempre hindi po, love ko ate niyo eh. Paninigurado niyang sabi sa mga ito. Alagaan at huwag mo pong sasaktan si ate ha, Kuya Iwan, sabi naman ni Ricky. Talagang mahal ng dalawang ito ang kanilang ate, sabi ni Iwan sa sarili bago sumagot kay Ricky. Oo naman, kahit hindi nyo sabihin yan sa akin, hindi ko sasaktan at aalagaan ko talaga ang ate nyo kahit kayo. Aalagaan ko din kayo, hindi lang ate nyo ang mahal ko kundi pati kayong dalawa, seryosong wika niya sa mga ito. Aasahan namin at tatandaan namin yung sinabi mo kuya ha, sagot naman ni Ricky. Oo ba? Sige, kain na muna kayo dyan. Puntahan ko lang mga kaibigan ko ha. Babalikan namin kayo dyan ang ate nyo. Kain lang kayo dyan. Nang makalapit na siya sa kanyang mga kaibigan ay masaya na naman siyang binati ni Kenny. Congrats ulit pare, ikakasal ka na talaga. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon, bati ni Kenny sa kanya at niyaka pa siya. Thank you pare, kinabahan pa nga ako. Akala ko hindi sasagot siya niyan kanina. Mabuti talaga pumayag siya, masayang sabi niya. Huwag ka lang papakasiguro, Yuan. Malay mo, bukas, maghiwalay na kayo. Hirit naman bigla ni July, sabay tawa. Anong sabi mo, July? Ang pagpapaulit na tanong ni Yuan sa tinuran ng kaibigan. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kaibigan. Ito naman ay napansin din ni Kenny, kaya naman pumagitna na ito sa mga ito. Oops! Walang pikunan. I'm sure July is just joking. Awat na nito sa pwedeng mangyari sa dalawa. Just kidding pare, hindi ka na mabiro ha. Bawi naman ito sa una niyang sinabi pero talagang seryoso siya sa sinabi niyang yun kanina. Hindi nakakatuwa ang biro mo pare. Pagkasabi niyo na tumalikod na siya. Nang hinahanap ni Yuan kung nasaan na siya niyan, ay nagkasalubong silang dalawa ni Vinya. Hello my honey Yuan, how are you? Nang iinis na salubong na tanong ni Vinya kay Yuan. Don't call me honey, Vinya. What are you doing here? As far as I remember, you're not invited here. Ang galit na wika niya dito. Well, as far as I remembered, we're not yet broke up. So it means, you're still my honey and I'm your legally girlfriend, not that cheap woman. Galit na ding wika ni Vinya. We already broke up a year ago. Ako nakipag-break, di ba? Pagpapaalala niya. Did I say yes, we're break? Pang-iinis niyang sagot dito. Hindi nakasagot si Yuan dahil yun naman ang totoo. Hindi ito pumayag sa pakikipag-break niya dito. See? Hindi ka nakasagot. Dahil tama ako. You're still mine, Yuan. Don't you dare make a scene here, Vinya. Can you please go? Pakiusap niyang sabi dito. Sige, pagbibigyan kita, Yuan. Aalis na ako. Pero hindi pa itong huling pagkikita natin ni Yuan, sambit nito bago siya hinalikan sa labi. Nang makalis na ito ay naihilamos niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at saka malalim na bumuntong hininga. Maging siya niyan din ay hinahanap ang kinaroroon na ni Yuan, ngunit imbis na si Yuan ang kanyang matagpuan ay si Julio ang kanyang nakita. Gustoin man niyang lumayo dito ay nakita na siya nito. Yana! Sa wakas, nakita na rin kita. Wika ni Julio at mabilis na niyakap siya niya na ikinagulat naman ito. Ano ba Julio? May makakakita sa ginagawa mo. Sabay niya dito at pilit na kumakawala sa yakap nito. What's wrong Yana? Nagmamahalan tayo. Mahal kita at miss na miss kaya kita. Pamimilosopo naman ito. What's wrong Julio? Tinatanong mo pa talaga ako? Itong ginagawa mong pagyakap sa akin at pagsabi mo ng pagmamahal mo, Julio, ito ang mali. Saka mabilis na humiwalay sa pagkakayakap ni Julio. Anong mali? Totoo namang mahal natin ang isa't isa eh. Alam kong ako ang mahal mo, Yana. Hindi na kita mahal, Julio. Si Yuan na ang mahal ko at alam mong ikakasal na kami.
Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal, Iana. Papatunayin kong mahal mo pa rin ako. At muli na naman siyang niyakap ni Julio. Let me go, Julio. Hindi na kita mahal. Hindi na. Pagkatapos niyang sabihin yun, iiniwan na niyang nag-iisa si Julio nang makawala ulit siya sa yakap nito. Nang mga sandaling yun ay hindi alam niya niyan kung saan siya kumuha ng lakas para masabi yun kay Julio. Ayaw man niyang gawin yon sa binata ay wala na siyang pagpipilian. Ayaw na niyang umasa pa ang binata na mahal pa rin niya ito. Yun naman kasi ang totoo. Hindi na niya talagang mahal si Julio kundi si Juan na ang kanyang mahal at mamahalin habang buhay. Sa pag-uusap na yon nila Julio at Yanyan ay hindi nila batid na may nakakita sa kanila at yun ay walang iba kundi si Vinya na iba ang nasa isip. Well, akala mo kung sinong mahinhin? Malandi pala, lalandi na lang sa kaibigan pa ni Juan. Kawawang Juan, kailangan niyang makita ito. Usap ni Vinya sa sarili habang tinitingnan ang kuha niyang magkayakap sina Julio at Yanyan. Pinituran pala ito ni Vinya sa kanyang cellphone. Pero ang totoo ay si Julio lamang ang nakayakap at nagpupumiglas lamang si Yanyan. Kaya aakalain mong magkayakap ang dalawa. Habang pabalik na si Yanyan sa party, nakita niya si Juan sa isang sulok na tahimik lang na nanonood sa mga taong nagsasaya. Nandito ka pala, love. Hinahanap kaya kita. Bungad na ani ni Yanyan nang makalapit sa kinaroroonan ni Juan. Ah, nag-CR kasi ako, love, kaya siguro hindi mo ako nakita. Pagsisinungaling naman ni Juan. Lalim yata ng iniisip mo kanina, love. Pag-uusisa niya dito. Hindi oh, dahil lang ako kasi pumayag kang magpakasal sa akin. I love you, my precious. I love you to love. At sa'yo lang ako naging masaya ng ganito. Sabay yumakap kay Juan. Habang magkayakap silang dalawa ay napansin yun ang mga taong nandoon kaya tinukso sila ng tinukso ng mga yun at tumingi pa ng isang kiss na kanila namang pinagbigyan. Sa pangalawang pagkakataon ay muli na namang nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas malalim ang kanilang halikan ngayon kumpara kanina. Nang mga sandaling yun ay kapwa nila parehong nakalimutan ng kanilang problema sa naging bahagi ng kanilang buhay noon. Sasabihin naman nila yon sa isa't isa ngunit hindi pa nila alam kung paano sasabihin ngayon. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin ng party at isa-isa nang nagsialisa ng mga bisita nila. Sa mansyon na matutulog ngayong gabi si Yanyan kasama si Nakleo at dalawa niyang kapatid. 10 naman ang kwarto ng mansyon kaya hindi problema kung saan sila matutulog. Hindi pa nga kasama doon ang guest room. Sa isang kwarto ay magsasama na lang sina Ricky at Eman. At sa isang kwarto ay silang dalawa ni Cleo. Gusto nga sana ni Juan na sa kwarto na lang niya matulog ang dalaga. Ngunit kanyang tinutulan talaga. Mabuti na lang talaga hindi na nagpilit pa si Juan dahil baka pumayag siya sa bandang huli. Kinumpronta nga ni Vinya si Juan at niyakap naman ni Julio si Yanyan. Ano na nga bang magiging takbo ng relasyon ng dalawa gayong may dalawang taong tutol at handang hadlangan ng kanilang pagmamahalan? Ibigay ang inyong komento sa ating comment section down below. Yan ang dapat niyong abangan sa sunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Once again, this is your boy, John DTV. Thank you.